Naranasan mo na ba na napagkamalang kang mas bata ka pa sa tunay na edad mo? Hoy, kinilig siya, minin. Pero, naranasan mo na rin ba na mapagkamalang kang mas matanda ka pa sa tunay na edad mo? Hoy, na bad trip siya, aminin. At yung nanay, dyan kapag lumabas ng bahay kasama yung mga anak tapos sasabihin ng mga kapitbahay, uy, para lang kayong magkakapatid. Naku, yung nanay na yon, kahit na hindi nag-blush on yon, pulang-pula yung pisngi sa kilig. Ganyan na ganyan kasi yung nanay ko eh. Sinong nakaka-relate sa inyo? Alamin natin ang mga sikreto at payo ng mga eksperto kung paano natin mapapanatili ang ating healthy-looking young skin tulad ng mga artista para mapanatili natin ang ating kabataan at maiwasan agad ang mabilis na pagtanda. Hi guys! This is Lim. Welcome back to my channel. Let me know down the comment section below kung isa ka sa napagkakamalan na mas bata ka pa sa tunay na edad mo. Mapapasana all ka na lang. At syempre, i-share nyo na rin yung mga beauty regimen na ginagawa nyo dyan para makatulong din sa iba na magmukha silang baby face. At kung isa ka naman sa napagkakamalan nila na mas matanda pa sa tunay na edad mo, huwag kang mag-alala kasi magbibigay tayo ng 10 tips kung paano natin mapapabata ang ating itsura. At hindi lang yon, babanggitin natin sa video na to yung 3 pangunahin na nagiging dahilan kaya tayo ay maagang tumatanda or nagkakaroon ng tinatawag na premature aging. At katulad ng nabanggit natin sa umpisa ng video na to, aalamin natin ang mga sikreto ng mga artista at yung mga sinasabi ng mga eksperto kung ano ba yung mga dapat natin gawin at dapat natin iwasan para patuloy na magmukha tayong mas bata. At kung isa ka sa nanonood sa aking channel, alam mo na nakaranas din ako ng premature aging nung umuwi ako sa probinsya at babanggitin ko ang pangunahin na naging dahilan ng aking premature aging ay ang pagbababad ko sa araw. Kaya ang unang payo natin, iwasan natin ang mahabang exposure sa direct sunlight. At minsan kahit hindi siya direct sunlight, basta yung naaarawan ka, lalo na kapag tirik na tirik yung araw, kasi yung UV rays na nanggagaling sa araw, pwedeng mag-penetrate yon sa ating skin. At pwede niyang ma-damage yung elastic fiber ng ating skin na pwedeng mag-cause ng wrinkles. Pwede tayo magkaroon ng pecas o yung tinatawag nila ng freckles. Though uso yon, iba pa rin naman yung healthy yung skin natin. At aminin naman natin na maraming pagkakataon na hindi natin maiwasan na mai-expose talaga tayo sa araw. At kailangan din natin ng vitamin D na nagmumula sa araw. Pero ang exposure mo na 5 to 30 minutes kada araw ay okay na. So kung hindi natin maiiwasan ang mahabang exposure sa araw, kailangan natin gumamit ng sunscreen. Kaya ang ating pangalawang tip, use sunscreen to protect our skin from UV rays. At ang good news, marami ng available na sunscreen at sunblock sa mga grocery stores. So, abot kamay na natin. So, kung alam na natin na magkakaroon tayo ng prolonged sun exposure or mabababad tayo sa araw, like pupunta tayo sa beach or magsuswimming tayo, then make sure na may dala-dala tayong sunscreen or sunblock. At ang sunscreen, almost all ages naman ay pwede. May mga pambata rin kasi na may mabibili na sunscreen. Kaya check out na lang yung mga packages ng mga mabibili niyong products. In my case, gumagamit ako ng sunscreen at ng sunblock. At kung tatanungin mo kung may pagkakaiba ang sunscreen sa sunblock, ang sagot ay yes. Sabi ng iba, mas okay na gumamit ng sunblock. Nakalagay naman dyan. Kasi ibablock niya yung UV rays para hindi na siya mapunta sa skin mo. Pero ito kasing sunscreen, gumagamit siya ng chemical na i-absorb naman niya yung UV rays para hindi na siya mag-penetrate sa skin mo. Pero sa case ko, okay lang naman sa akin kahit ano ang gamitin ko. Either sunscreen or sunblock. Basta tama lang yung applications mo. Remember na kailangan mo nang maglagay bago yung sun exposure. Tapos kapag may nakalipas na ilang oras, depende na rin kung ilan yung oras na nakalagay dito, na protected ka pa, kailangan mong mag-reapply. At malamang baka narinig mo na kunin mo yung mas mataas yung SPF. So itong SPF or yung sun protection formula, ang sunscreen at ang sunblock ay pareho silang ganun. Ang pinipili ko lagi ay SPF
50 plus o kung may nakalagay na plus plus, much better. Yun kasi yung level ng protection ng product para maprotektahan ka niya against UV rays. Or kung wala kang sunscreen or walang sun protection, pwede ka namang gumamit ng sombrero. Samahan mo na rin ng shades. Pwede ka rin magpayong. Mas maganda kung itim yung payong mo. Or maglakad ka na lang sa may lilim. At ang pangatlo sa ating tip, moisturize your skin. At lahat ng artista na pinakita natin sa umpisa ng video na to ay gumagamit ng moisturizer. Lalong kailangan mo ang moisturizer kapag ang age mo ay 30 plus na. At sa tulad ko na dry skin, kailangan talaga natin ng moisturizer. Ang ginagamit ko at hiyang sa akin, yun pa guys, kailangan mahanap mo talaga yung hiyang sa'yo. Napakarami ko nang natry na moisturizer, dry skin ako, at ito talaga yung hiyang sa akin. Naiiwasan kong magkaroon talaga ng wrinkles dito kapag naglalagay ako. Kasi lang, medyo pricey siya. Itong Tony Moly. Ayan. Bumibili talaga ako nito kahit nung mga 30 plus. Actually, hindi kasi ako nag-start din ng maaga. So, mga 30 plus na ako naglalagay ng mga ganito. Try ko din tong Laneige. O kaya pinopronounce na Laneige. Okay din naman siya, pero mas prefer ko nga lang yung sa Tony Moly. Pero ito the best. At ang pang-apat sa ating tip, drink water or stay hydrated. Approximately 70% kasi ng ating katawan ay made of water. Kaya kailangan nating uminom ng sapat na tubig, 7 to 8 glass of water per day. Kasi pag kulang yung iniinom natin na tubig, mababawasan yung plumpness at elasticity ng ating skin, magre-result yon ng flakiness, magre-result yon ng wrinkles, at syempre ayaw naman natin na mangyari yon sa atin. At pwede pa tayo magkaroon ng fine lines at sagging skin kapag kulang tayo sa tubig. At panglima, syempre kailangan nating mag-exercise. Kapag nag-exercise tayo, dumadaloy ng maayos yung ating dugo, nagsisend din siya ng more oxygen at napapanatiling healthy ang ating mga cells. Para mas maging bata, pwede kang mag-focus sa aerobic o kaya cardio exercises. Pero kung hindi mo naman kaya or may pagkatamad ka talaga, mahalaga lang naman na gumalaw-galaw talaga tayo eh. So pwede kang maglakad-lakad sa umaga, i-walk mo yung dog mo, maglinis ka ng bahay. Imbis na gumamit ka ng elevator or escalator, maghagdan ka. Ang kailangan mo lang talaga minsan ay motivation para makapag-exercise ka. Kung gusto mo ng motivation, isuot mo yung pang-exercise mo na damit, ilabas mo kung may yoga mat ka, at kahit simpleng breathing exercises lang o kaya yoga poses, okay na yan, pagpapawisan ka na, pwede rin ng planking. At mas masaya kung may kasama kang mag-exercise tulad ni Kichi. Pang-anim, always remove your makeup before going to sleep or before going to bed. Sa gabi kasi, pag natutulog tayo, ang nangyayari, yung skin natin magre-renew or magre-repair. At kung may mga nakakulapol na kung ano-ano dyan sa mukha mo, mape-prevent niya yung repair or yung pag-renew ng skin. Kaya kung mapapansin mo, kung mahilig ka manood ng mga beauty vlogger, alam mo na lagi nilang tinuturo before going to bed na tanggalin lahat ng nakakulapol or makeup sa mukha mo. Pang-pito, eat healthy and avoid junk food and syempre processed foods. Maganda ang vitamin E sa ating skin kasi piniprevent niya magkaroon tayo ng wrinkles. So, kailangan natin kumain ng leafy greens, olive oil, seeds, and nuts. At ito pa yung napakaraming listahan ng mga pagkain na good for our skin. At ang ating number 8, get more beauty sleep. So, kailangan natin matulog ng sapat at dapat ito ay quality. So, kung pagdating naman sa quantity, 7 to 8 hours. At pagdating naman sa quality, dapat kapag natutulog tayo, yung mahimbing yung tulog natin, yung pagising natin, it's a brand new day na rejuvenate ka talaga. Hindi yung pagising mo parang pagod na pagod ka pa rin. Kasi kapag mahaba at mahimbing ang tulog mo, pagising mo, masaya ka rin. Kasi kung puyat ka, parang sasabihin pa nga ng iba, puyat ka girl. So, madalang ka makakita talaga ng tao na puyat, pero maganda pa rin. Alamang katulad ko, kanina nyo pa napapansin itong aking wrinkles dito sa noong.
At dahil yan sa aking facial expression, mamaya yun yung bonus part natin. Number 9, avoid smoking and too much alcohol. So, kaninang umpisa ng ating video, nabanggit na natin yung isa sa pinaka-top na nagiging dahilan ng maagang pagtanda o yung premature aging, yun yung sun exposure. At ang pangalawa ay ang paninigarilyo. Para manatiling bata ang ating skin, kailangan natin ng collagen at elastin. At mayroong sangkap ang sigarilyo na nakakadamage sa ating elastin at sa ating skin collagen. At kung may mga kakilala ka na naninigarilyo, lalo na yung mga malakas manigarilyo, mapapansin mo na mas matanda sila tignan compared sa totoo nilang age. At lagi natin nababanggit sa ating channel, lahat ng sobra ay masama. So, yung occasion na pag-inom ay okay lang, pero yung pagiging lasinggera, lasinggero, hindi po okay yan. At alam naman natin na ito ay nakakatanda. Kasi kung may kakilala ka din na lasinggera at lasinggera, fresh ba sila? Kaakit-akit ba sila? Siyempre hindi. Kapag lasing ka nga, bukod sa mabaho na yung hininga mo, hindi pa kaaya-aya yung itsura mo. Ganun din yung pakiramdam mo. At ang ating pang-sampo, reduce triggers of stress. So, ano ba yung mga nagkukos ng stress sa'yo? It's either iwasan mo yon or bawasan mo. Kasi sa totoong buhay naman talaga, hindi natin maiiwasan ng stress. So, kung paano din natin i-handle yung stress is malaking bagay din. Madalas nai-stress tayo sa mga bagay na hindi natin gusto, mga gagawin na hindi dapat natin gagawin dahil ayaw natin. At syempre, hindi maiiwasan ang mga problema. Kapag stress tayo, maaapektuhan din yung quantity at quality of sleep natin. At kapag sobra tayong nai-stress, nagiging dahilan siya para magkasakit tayo. At ang sobrang stress, pwedeng mapunta din yan sa anxiety at maging depression din siya. Kapag mayroon tayong problema na pwedeng mag-cause talaga ng stress sa atin, pinakamaigi natin gawin, imbes na isipin natin yung nag-cause ng stress, ang kailangan natin gawin ay mag-isip tayo ng paraan para ma-resolve yung problema natin para maiwasan natin yung stress. Pag lagi kang nai-stress, kailangan mo ding i-re-evaluate yung sarili mo. Ano ba yung mga nagkukos sa'yo ng stress? At more on, ano ba yung mga nagkukos sa'yo ng happiness? So, tulad ng laging nababanggit sa ating channel, kung ano yung nagpapasaya sa'yo at nagpapaganda ng mood mo, yun yung lagi mong gawin or dagdagan mo. At yung nakaka-stress sa'yo or nakakapagdulot ng lungkot sa'yo, yun yung iiwasan mo or bawasan mong gawin. Lately, ang mga nangyayari na nakakapagdulot ng stress sa mga tao ay ang matagal na pagbabad sa kanilang mga cellphone or social media tulad ng Facebook, sobrang panunood ng YouTube at yung mga iba, sobrang paglalaro. Hawak lagi yung cellphone. Hindi lahat ng nakikita mo at nababasa mo, napapanood mo sa social media ay tama at totoo. Kung naiinis ka sa mga nababasa mo, napapanood mo, then ang pinakamaganda mong gawin ay limitahan mo yung social media activities mo or yung hours na nakababad ka sa cellphone mo. At ayun na yung 10 tips natin. Sana makatulong sa inyo. So yung top 3 na pinakadahilan ay yung una, sun exposure. Pangalawa is smoking. At yung pangatlo is stress. Sa aking previous video, sun exposure, stress at problema yung naging dahilan ng aking premature aging. So kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, check out my previous video. Yung mga body expressions natin, lalo na dito sa facial expressions natin, kapag nag-smell tayo, nag-create siya ng lines dito. At pag kunot-kunot ng noo, nag-create din yan. At kapag madalas natin yan na nagagamit or madalas natin ginagawa, natatanggal yung flexibility na nandito sa ating part na mga laging nagagamit. Kaya ayan, nagiging permanent siya. So in my case, dahil nga ako ay nagbi-video at yung expression ko sa mukha ay importante, gagawa ako ng workaround kung ano ba yung dapat kong gawin para maiwasan ko yung pagkunot-kunot ng noo at super pag-smile dito para maiwasan yung mga lines. At bago matapos tong video na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-comment sa aking last video at nakarelate dahil breadwinner din sila. At syempre, salamat sa lahat ng support at pagmamahal.
Mahal na mahal ko rin kayong lahat at keep spreading positivity in life. Bye! See you in my next video!